May nagagawa ang mga lalaki na nagagawa na rin ng mga babae ngayon. At may mga ginagawa ang mga babae na hindi kaya ng mga kalalakihan, which is ang pagbibigay ng sanggol, pagpapanganak. Pero sabi ko nga, mapababae ka man, lalaki ka man, lesbian ka man, o transgender ka man, ang kasukatan kasi niyan eh, kung paano maginagampanan yung role mo sa buhay. Sa akin, nagiging bukod-tangi ka kapag ginagawa mo isang bagay na hindi lang para sa sarili mo. Kailangan ginagawa mo yan para sa kapwa mo, higit lalo sa mga taong mahal mo. Kasi dapat matapang ka, buo yung puso mo, at may matatag kang determinasyon. Kaya para sa akin, ang leading woman, matapang, may malasakit sa kapwa, at may takot sa Diyos. Pag pinagsama mong lahat yan, masasabi ko na isa kang leading woman. Okay na ako, kinindatan na ako ng asawa ko. Okay. Marian Rivera Dantes, how lovely to meet you. Welcome to Leading Women. Thank you. Maganda ang gupit mo. Thank you, Ate Celeste Taviera. Isa sa mga leading women din namin. Yes. You changed your hair, you got a haircut, mm-hmm. Tapos si Ziggy, your new baby is 4 months, tama yes. ba? Going to 5 months this month. 5 months na, wow. You look so slim for someone who has just given birth. Do you have like a routine ba na kinikita? I'm so healthy living. Maingat ako sa mga kinakain ko talaga. At sa utak ko, kailangan ko maging strong para sa mga anak ko. Kasi ang hirap eh, ang bigat ni Ziggy, tapos I have Zia pa. So, kailangan kong maging malakas para sa kanila. Mm. So, motherhood talaga ang focus mo ngayon. Yes. Oh, anong pinakagusto mo about being a mom to Zia and Ziggy? Madaming bagay eh. Sabi ko nga, ang pagkakaroon ng isang anak, ng dalawa pang anak, ang makakakumpleto ng pagkatao ko, pagiging babae ko. Kasi priceless eh. Every time na pumunta ako sa trabaho, pagod ako. Totoo pala yun. Kapag nakikita mo yung mga anak mo, nawawala lahat ng pagod mo. At sabi mo talaga na, napaka-bless ko na maging nanay. Mm-hmm. Dream mo ba talaga maging nanay? Naisip mo na magkaroon ng dalawang anak or maybe even more? Well, sabi ko noon, gusto ko basketball team. Okay. Pero nung napanganak ko si Zia, medyo pakonti ng pakonti. Hanggang finally, naging dalawa na. Pahirap pala ng pahirap. Bawat pala pregnancy, iba-iba yung ma-experience mo. At kay Zia and kay Ziggy, hindi ko pwedeng i-compare yung hirap at mga ginawa ko sa kanilang dalawa. Pero asawa ko umirit pa ng isa. So, tingnan natin. So, kahit hindi mo mabuo yung basketball team, mabuo yung may mga kalaro yung mga bata. Mm-hmm. Importante. Pero definitely, sabi ko, ayoko ng isang anak dahil solong anak ako. So, gusto ko, hanggang kaya ko, gagawin ko. Naalala mo sino mga kalaro mo ng bata ka? Kasi sabi mo nga solo kang anak. Mga bata, siguro mga kapitbahay namin. Pero most of the time, sila yung pumupunta sa bahay para makipaglaro sa akin. Laki ka sa lola. Yes. And paano ang pagpapalaki ng lola mo sa'yo sa ngayon sa pagpapalaki mo sa mga anak mo? Marami akong nailagay na natutunan ko nung pinalaki ako ng lola ko. Pero ang number one talaga na tumatak sa isip ko, kasi sinasabi nila, di ba, kapag broken family ka, sira ka. Pero sabi ng lola ko, hindi yan ang magiging basihan mo para sa description mo bilang tao. Pakita mo sa kanila na kahit separated yung parents mo, matatag ka, yung gusto mong mission sa buhay, magagawa mo, at nandito ako sa likod mo. At sinasabi niya sa akin, palagi mong tatandaan, never kang magiging successful sa buhay mo kung may galit ka sa mga parents mo. Kailangan i-let go mo yan, ipagdasal mo yan, at ipakita mo sa buong mundo na kaya ko to. So, ganun yung ginawa ko sa mga anak ko din. Naging independent din sila. Alam nilang nandito si mama at si daddy nila sa likod nila, pero like Zia, hinahayaan namin siyang gawin yung mga bagay na alam naman namin kaya niya. So parang dahil doon, parang bibigyan mo sila ng determinasyon sa buhay nila na, kaya ko to. Mm-hmm. Binigbigyan mo ng kumpiyansa baga. So parang yung kumpiyansa yun, nakuha mo nga sa lola mo. Kasi nakikita ko rin mm-hmm. sa post mo mm-hmm. na sobra kang grateful, sobra kang thankful mm-hmm. na nandyan siya, kumakain kayo sa labas. Sobra. Kasi tapos sabi ko, half-dang-ano siya talaga eh. Oo. So mga decision din ba nung nag-umpisa ka sa career mo? Kasi 15 years ka na sa industriya. Mm-hmm. Kinonsulta mo ba siya? Ano yan eh, kakunsyaba ko sa lahat ng bagay. Sa lahat ng bagay talaga, kampi kaming dalawa. Although, pag may ginagawa ko mga decision, sinasabi ko sa kanya, minsan may mga alanganin siya, pero sinasabi niya, alam ko kaya mo. So si mama pa yung, sasabihin ko ba kay mama? Sasabihin nila, wag na ako ng bahala. May mga ganun kami. So hanggang sa, later on din naman, si mama is very open naman. Sinasabi lang niya na,
magtapos ka muna ng pag-aaral mo kung gusto mo talaga pumasok sa showbiz dahil hindi mo alam kung anong mundo yung papasukin mo. Eto ka pa naman, eto yung attitude mo. Very transparent, very, alam mo yun, what you see is what you get. So baka ma-misinterpret ka. Palagi silang nagpapaalala sa akin. Pero sabi ko nga, kung eto yung kapalaran ko, bakit hindi ko subukan?